Kuya Pasakay! Yan ang laging naririnig ni Mang Baste. Isa po kasi siyang tricycle driver. Sa katunayan, umay na siya at nais na talaga niyang tumigil sa pamamasada. Pero sa tuwing naiisip niya ang kakainin ng kanyang pamilya, ay hindi pa rin niya talaga magawang iwanan ang naturang marangal na trabaho. Isang araw iyon, matumal ang mga sumasakay sa kanyang tricycle at hindi niya mawari kung bakit. Kaya naman naisipan niya munang umuwi para makapagpahinga ng sandali sa kanilang bahay. Nasa daan na siya pauwi nang biglang, "Kuya, kuya, pasakay!" Biglang sigaw ng isang binatang lalaki. Huminto si Mang Baste sa harap na binata. Sinilip niya ito at tinanong, "Saan ba ang punta mo, iho?" "Doon lang po sa kanto pito." "Oh, sige sige, sakay na." Sabi ni Mang Baste bilang pagpayag niya. Yung kantong binanggit kasi nung binata na kanyang pasahero ay malapit lang naman at madadaanan patungo sa kanilang bahay. Nagtanong tuloy siya ng, "Iho, ano bang gagawin mo sa kanto pito? Parang ngayon lang kita nakita dito ah." Ganun na ganun po talaga si Mang Baste sa kanyang mga pasahero. Matanong, makwento, at sadyang ma-entertain ka sa kanya. Minsan nagkikwento pa siya para hindi naman maging malungkot yung biyahe nila. Ang sagot sa kanya nung lalaki, "Kunin ko lang po kasi yung motor ko doon, kuya. Nalimutan ko po kasi." Nawirduhan si Mang Baste sa sagot ng binata kaya nanahimik na lamang siya. Nasa daan na sila nang bigla na lamang nagkaroon ng traffic. Malapit na ito sa kanto pito. Pag-uusisa ng binata, "Ano kaya nangyari dun?" "Ako, mukhang may disgrasya na naman dito." Sabi ni Mang Baste base na rin sa kanya nakikita sa unahan. Kung tatantyahin ni Mang Baste ang kalayuan ng maraming tao na nagkukumpulan, sakto ito sa kanto pito. Kaya naman ang ginawa niya ay isiniksik niya ang kanyang tricycle sa gilid ng kalsada at doon na siya dumaan. Ipinarada niya ang kanyang tricycle sa hindi kalayuan sa nangyaring disgrasya. Dahil na rin sa kuryosidad, bumaba si Mang Baste sa kanyang tricycle kasunod ng binatang kanyang pasahero. Lumapit sila sa pinangyarihan nito at nang makalapit, bigla na lamang siyang kinabahan. Parang pamilyar sa kanya yung damit ng lalaki hanggang sa narinig na lamang niya na may nagwika na, "Wala na, patay na yan." Habang ang isa namang rumisponde na rescue, "Oh sige sige, buhatin na natin." Habang kanyang mga alalay ay sabay-sabay na nagbilang. Ganun na lamang ang pagkagimbal ni Mang Baste sa kanyang nakita. Halos lahat ng kanyang mga balbon sa katawan ay nagsitayuan. Parang lumalaki din ang kanyang ulo dahil sa labis na nararamdamang takot. Para siyang tinangay sa daluyong ng kanyang memorya. Lalo sa mga salitang winika ng binatang pasahero. "Kuya, kuya, pasakay! Sa kanto pito lang po. Kukunin ko lang po yung motor ko dun, kuya. Nalimutan ko po kasi." Hanggang sa makita nga niya ang muka nung lalaking hinahatid na sa loob ng ambulansya. Yun yung lalaking pasahero niya ngayon. Hanggang sa, "Kuya, ito na yung bayad ko." Sabi ng binata na parabang nanggagaling na mula sa kailaliman ng lupa ang boses. Halos panawan ng ulirat si Mang Baste nang marinig ang boses na iyon. Ramdam na ramdam niya ang presensya ng lalaki sa kanyang likod, kaya naman hindi niya maiwasang lingunin. Unti-unti at sa kanyang paglingon sa lalaki, kumpirmado nga na yun yung nadisgrasya sa kanto pito. Hindi na rin iyon yung mukha ng pasahero niya kanina na maayos pa. Dahil ang nakikita na niya ngayon ay ang wasak na nitong mukha. Dumadaloy pa ang sariwang pulang likido mula sa kanyang sugat at talagang kitang kita
ang mga bali sa kanyang katawan. Pero ang mas hindi niya makakalimutan ay ang ngiti ng lalaking iyon sa kanya. At inyong napakinggan ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel. Kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.